What's up, Internet? Welcome to channel ko. My name is JR at kayo ay nanonood sa first video vlog ko. Okay, nabubulol pa ako magsalita sa harap ng camera kasi hindi pa ako sanay. Pero may talent naman ako sa pag-DIY kaya yun talaga yung papakita ko sa inyo. Today, gagawa tayo ng bagay na hindi ko alam kung may pakinabang sa inyo pero gagawin pa rin natin kasi nga yun yung content ng video ko, di ba? So, meron ako dito mga wine corks na galing sa trabaho ko. And yes, nagtatrabaho po ako sa isang malaking hotel. And kapag malakihan yung mga events doon, lalo na pag mayayaman yung mga guests, umabahan ng mga alak. Hindi literal, pero marami mga alak. So, doon ko nakukuha yung mga cork na naipon ko. Tapos, tropa ko pa yung mga bartender doon. So, nakikisuyo ako sa kanila na kung pwede, ipunin nila yung cork tapos ibigay nila sa akin kasi itatapon lang din naman nila yun. So, bakit ko ito inipon? Actually, gagawa sana ako ng isang coffee table na gawa sa wine cork. Ang kaso, kulang pa ako sa gamit. Tsaka, kulang pa ako sa wine cork. So, pagtitripan na lang muna natin, itong champagne cork. Since hindi ko naman siya kailangan at mas iba yung shape niya dun sa mga wine corks na iniipon ko. So, gagawa natin siya ng purpose sa buhay. Diba? Naganap ako sa internet na pwedeng gawin sa champagne cork at marami palang pwedeng gawin dito actually. And pumili ako na sa tingin ko, magagamit ko sa bahay. Kaya ang napili ko, cork trivet or patungan ng kaldero. Bakit hindi? I mean, siya yung pinaka-useful at sa tingin ko, pinakamalapit na pupuntahan itong mga cork na to. So, why not? Huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Let's do this. Una kong ginawa, pinili ko muna yung mga gagamitin kong champagne cork. At may pagtapon pa talaga ako ng cork sa lamesa. Scripted na scripted, kita nyo naman. To be honest, wala akong idea kung paano ko to gagawing trivet. Kaya inarrange ko na lang muna siya sa shape na gusto kong gawin. Tsaka ako na lang inisip kung anong gagamitin kong pandikit. Napansin ko din na masyado siyang matangkad para sa isang patungan ng kaldero. Kaya medyo babukasan ko yung height ng cork. Pero okay siya, sok sa kawali. Nabasa ko nga palang tip sa internet. Kung ihiwain mo daw ang cork, mas maganda daw pakulaan mo muna para daw hindi masyado magkadurog-durog kapag hiniwa. So, ginawa ko na rin kahit di ko alam kung effective or hindi. Kulang natin yan. Pagkatapos ng mga siguro 15 minutes, hinango ko na siya. Ang kaso, di ko muna siya nahiwa kasi may biglaan akong ginawa. Kaya hindi ako sure kung mas smooth ba siyang hiwain kapag kakahango pa lang. FYI lang, bumili pa talaga ako ng bagong cutter para sa project na to. Para ma-sure ko na solid ang pagkakahiwa ko. Pero di naman ako perfectionist. Okay, medyo lang. Anyway, sa unang try na paghiwa ko ng cork, di naman sama. Medyo tinantya ko lang kung paano hiwain nung una kasi ang texture niya para siyang carrots kapag hiniwa. Madali siya mahati pero kapag di ka maingat, liliko yung hiwa mo. Sa mga sumunod, nakuha ko na din yung technique at parang na-master ko ng paghihiwa ng cork. Alam nyo yun, kung may course na ganito, feeling ko cum laude na ako. Sa ibang mga hinati ko, may mga sobrang parte kaya kumuha ko ng papel de liha para pantay-pantay sila kapag binuo ko na. O diba? Basic. So nung kompleto na, doon lang talaga ako nag-isip kung anong gagamitin kong pandikit. Pinili kong gumamit ng glue gun kasi kung mighty band, mamumulubi ako sa presyo dahil sa dami nito. Naisip ko din naman na pwedeng wood glue, kaso tinatamad akong pumunta sa mall. So, doon na lang tayo sa kung anong meron tayo sa bahay. Well, nakagamit naman na ako ng glue gun dati, pero iba pala yung feeling kapag may camera nakatutok na sa kamay mo habang nag-glue ka. Mas conscious pa ata ako sa angulo ng kamay ko kaysa kung sobrang na ba yung nilalagay kong glue. Pero so far, okay naman siya. Dapat tama lang at hindi masyado madami yung lalagay mong glue stick para hindi siya magmukhang project ng grade 3 kapag natapos. Inisip ko talaga na dapat mukhang pang export tong ginagawa ko kaya yung mga sobrang glue di nakaligtas sa mga mata ko. Kumuha ako ng chane or tweezer at nag-alak quality control department ako para tanggalin yung mga sobrang glue na masakit sa mata. Kala mo talaga skilled worker ako no? And there you have it. Parang wala namang nagbago pero mas okay siya. Actually, inisip ko lagyan siya ng ribbon para lang may mag-hold sa kanya kasi naisip ko bigla na glue stick lang yung ginamit ko dito so baka matunaw kapag mapatungan ng sobrang init. Kaso wag na lang kasi mukhang hindi matibay pag ribbon lang at saka pangit yung kulay. 3 days later. Punta tayo ng mall para tumingin ng tali na pwede ipalit sa ribbon kasi hindi ako satisfied. So pupunta pa talaga tayo ng mall para bumili ng tali. So 3, 2, 1, go. May higit isang oras ako naghanap ng tali na matibay na pwede kong gamitin at nadaan ako tong cable tie. Ito yung nasa isip na hindi ko lang maisip. Ano daw? Pinili ko yung color black kaysa sa white para kahit papano mag-match siya dun sa earthish color ng cork. At dahil kulang isa, gumamit ako ng dalawang cable tie at pinagdugtong ko ito. Medyo conscious ako sa price kaya nag-compute ako so 49.75 pesos divided by 20 pieces so parang 250 kada isa. And parang gumastos lang ako ng 5 piso para sa cable tie.
Not bad. Gamit ang pliers, sinigurado kong mahigpit ang pagkakatali ng cable tie para if ever man, kung medyo lumambot man yung glue stick dahil sa init ng ipapatong, eh may mag-hold pa rin sa kanila. Ginupit ko lang yung sobrang cable tie para sa finishing touch. And sa tingin ko, mas mukha siyang matibay at mas neat siya kaysa kung ibang tali ang ginamit ko. Okay na. Pero dapat hindi lang mukhang matibay, dapat matibay talaga. So, tinesting ko siyang ihagis kasi mali mo, mapagkamalan siyang laruan at gawing bumirang. Mukhang pumasa naman siya kaso parang hindi ako satisfied. I mean, paano kung mas mataas yung pinagpatungan tapos nahulog? So, tinesting ko siya ulit. And sa test result, mukhang okay naman. Approved na siya, na shockproof siya. Tinesting ko din na patungan siya ng mainit na kaldero ng ilang minuto at mukhang hindi naman siya lumambot dahil na rin siguro sa cable tie at sa tingin ko, successful ang DIY project na to. By the way, kung gusto niyong gumawa ng mga DIY cork projects pero wala kayong tropang bartender na magbibigay sa inyo ng cork, may mga online sellers na nagbebenta ng mga ganitong cork. May brand new, may used, etc. Yun lang, around 6 to 7 pesos yata kada piece, hindi ako sure. So, nasa sa inyo kung may budget talaga kayo. Kung nagustuhan niyo ang project na to, paklik naman yung like button, tsaka subscribe na rin kasi marami pa tayong gagawing project next time. See ya!